Hi, this is Christina. At under deal close, pag-uusapan naman natin is yung tinatawag na winning attitude. Yan. Yung winning attitude na ito, ito yung mga bumabangon na mga pangyayari. Paano ka magpapakita pa rin ng magandang ugali sa ating mga customer, sa mga nag-i-inquire, sa kabila ng ipinrovide mo na lahat, di ba? Provide their needs nga eh. Ipinrovide mo na lahat. Lahat-lahat, kumbaga binigay mo na lahat sa kanila, buong ano, sarili mo, wala na tayong kinita. Tapos ito pa rin yung mangyayari. Ito pa rin. Rejection, yan. Wala ka nang ilalabas pa, ibinigay mo ng lahat, nagre-reject pa rin. Diba? Rejection pa rin ang inaabot natin. Sa isang negosyo, yan ang madalas na hindi nakakayanan ng mga negosyante. Lalo na yung mga bagong mga online marketer, mga networker. Yan, yung mga rejection na yan, yan talaga sila, ano, hirap na hirap. Na after mo i-provide, rejection pa rin. Kahit na nag-reject pa rin sila, alam nyo, ang winning attitude pa rin dyan, relax ka lang. Relax pa rin tayo. Hindi po natin babaguhin yung ating pakikitungo sa kanila. Usually kasi ang nangyayari, kapag bagong customer, bibili, ang bait natin makipag-usap, tama. Lahat ng mga kailangan nila talagang pinoprovide natin. Di ba yung mga napag-usapan nga kanina, ipoprovide mo lahat, ilalaan mo lahat. Ganon tayo kabait. Pero kapag ito na, which is natural lang naman na yung mga customer mag-reject, na merong mga rejection. Natural lang naman yan eh, di ba? Natural lang naman yan. So, ibig sabihin, ka-after you provide everything, nag-reject pa rin sila, tayo walang magbabago sa paraan ng ating pakikitungo sa kanila. Walang magbabago. Bakit? Bakit wala kang babaguhin? Eh, nakakainis na nga lahat. Nga, pinrovide mo, wala pa rin. Alam ninyo, kapag ka nakita nila na meron kang ganyang klaseng winning attitude, may ganyang kakagandang top-rated customer service, bumili mo, hindi man yan bumili ngayon sa'yo, makakaranas siya ng hindi magandang karanasan doon sa mga pagbibilhan niya, for sure, babalik yan sa'yo. Babalik. Sinasabi ko sa'yo, babalik. I-example mo na lang yung sarili mo. Diba? Kasi ako, ganyan yung nararanasan namin. Although talagang inaabot kami ng puro rejection dahil sa pinapakita namin kabaitan, walang nagbabumili yan o hindi, wala kami binabago sa pakikitungo namin sa kanila. At the end of the day, sa amin pa rin sila bumabalik. O, diba? That's very good news. Good to hear. Isa pa, eto pa. Ne? Andyan na lahat. Pagkatapos mo na naman i-provide lahat-lahat, na-close mo yung deal. Diba? Na-close yung deal. Eto na, ready for delivery na or ano na, magbabayaran na, biglang canceled order. O, diba? Parang nawala na lahat ng pangarap mo, canceled order. Diba? Kumbaga sa mga networker, magsa-sign up na lang para sumali sa business mo, bigla na lang ayaw na niyang sumali. Parang ganon. So, paano ka magpapakita ng ugali? Ano ang winning attitude sa kabila ng canceled order? Patience. Ganon pa din, di ba? Pasensya. Magpapasensya ka. Understanding. Uunawain natin sila. Wala pa rin tayong babaguhin sa paraan ng ating pakikitungo, sa paraan ng ating pagsasalita, yung mga deals na ibinibigay, wala pa rin tayong babaguhin. Diba? Ang dami kasi kapag nag-canceled order, nag-aaway na. Nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, nagbayad na yung customer tapos nag-canceled order. Kung anong-anong ibinabawas dun sa customer. Okay, so may service fee, service charge. Alam nyo yun, yung kung anong-anong. Hindi, huwag natin gawin yun. Kung nagbayad sila at biglang nag-cancel, una, pakita natin yung pagiging maunawain natin, wala naman silang service na kinuha sa atin o product, ibalik pa rin natin ng buo yung kanilang pera. Just in case meron silang depende kasi sa negosyo mo yan, ipakipag-usap nyo ng maayos sa kanila nang hindi nagbabago yung inyong pakikitungo. Walang nagbago sa tone of voice, walang nagbago sa gesture, sa lahat, as in, mas lalo pa tayong naging mas mabait, naging mas mabuti, naging maging makonsiderasyon sa panahon ng canceled order.
Why? Ganun na naman. Mag-canceled man yan, makakailangan pa rin yan ng services at ang mga product na ibinibenta natin. Babalik at babalik sa atin yan dahil may top-rated customer service ka, which is the winning attitude. Oh, diba? Ano pa? Eto, oh, diba? Kasama na lahat na yung benta mo, na kinita mo na yon, sa bulsa mo na dapat yun, sa bank account na dapat, biglang refund. Oh, diba? Ano na tayo pagdating ng refund, diba? Ang dami ng ano yan. Nakikita ko yan usually sa mall eh, diba? Yung binili mo yung gamit, tapos may sira naman. Tapos nagpasya ka, syempre ikaw kaya ka nga bumili, gusto mong gamitin, di ba? Gusto mong gamitin, i-refund mo na. Paghihintayin ka ng 1 month para i-refund, pabalik-balikin ka. Huwag nyo po yung gagawin sa ating mga customer. Kapag ka-refund, pagkatapos ninyong malaman kung ano yung dahilan, nag-rebound tayo, pwede naman tayo mag-rebound, di ba? Yung pangatwiranan natin sa maayos na paraan na hindi na naman nagbabago yung ating pakikitungo sa kanila. Instead, mas maganda at mas makonsiderasyon tayo pa rin sa pakikipag-usap. Ngayon, kung talagang, di ba may mga customer naman na nare-rebound natin yun? Oo, nare-rebattle natin. So, ano, hindi na sila natutuloy yung refund kasi nga, doon sa winning attitude na ipinakikita natin. Pero doon dumating sa point na magre-refund sila, anuman yung dahilan nila, i-refund po natin ng buong buo yan. Again, yung long term na naman natin, yaan po kapag nakaranas ng ibang hindi magandang customer service sa iba, maaalala niya po kayo. Maaalala niya po tayo, babalik pa rin po sa atin yan, bibili pa rin yun in the near future. At yun, doon po tayo, kikita na naman tayo po doon at magkakaroon po tayo ng customer na repeat order ng dahil po dyan sa winning attitude na ipinakikita natin. So, napakahalaga ng attitude when it comes to business. Sa akin nga, pag may nagtatanong, ano daw ang business ko? So, alam niyo po kung ano kadalasan sinasabi ko, attitude business.